Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipagdasal natin at pagnilayan natin ang kalagayan ng milyon-milyong mga manggagawa sa ibayong dagat, sampu ng kanilang mga pamilya. Ipanalangin natin huwag silang makalimot, ipaubay at isuko ang kanilang mga sarili sa Diyos at maging tagapagpahayag din sila ng mabuting balita. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay sasaysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalagalang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang angkan niya ay naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan, at ang kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing ito na sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupain na ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon,
ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Puon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ikaw ay mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayo ka silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy sa pamamagitan ng kanyang labi ay maliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon.
sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal, nagpupuri kami sa Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. At sa loob ng 40 araw, ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng Diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ang linggo ng Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. Yan. Pag sinabi pong Kwaresma, sa pagpapaliwanag sa liturhiya, tayo po ay pinaalalahanan sa pamamagitan din ng karanasan ng poong Jesus Nazareno na kayang-kaya natin paglabanan ang anumang tukso na lumalapit sa atin. Nakakita na ba kayo ng demonyo? Pumalakpak nga yung nakakita na ng demonyo. Uy, mayroon. Ha? Gusto nyo bang makakita ng demonyo? Tingin kayo sa tabi. Baka nandiyan dyan ang demonyo. Manunukso ang tawag sa demonyo. Manunukso. Prinsipe ng kasinungalingan. Ang demonyo ay bully. Yan. Natukso ka na ba? Naranasan mo na bang matukso? Di ba yung pag sinabing,
di mo naman gustong gawin yun eh. Natukso ka lang. Di ba? Umalakpak nga yung natukso na. Wala masyado, no? Kasi ang kadalasan, tayo ang nanunukso. O kaya naman, kadalasan, nagpapagamit ka para tuksuhin ang iba. Yan. Kasi hindi na natin napapansin ang itsura kasi ng demonyo, hindi na yung nakakatakot. Ang demonyo, kahit saan nandiyan dyan, kahit sa loob ng simbahan, nandiyan dyan ang demonyo. Kasi kung titingnan nyo po, sabi sa Ebanghelyo, di ba? Dinala si Jesus sa ilang disyerto. Nandun din ang demonyo. So hindi pala, you know, kahit nandiyan ang Nazareno, nandiyan din ang demonyo. Kasi gagawa at gagawa ng paraan, sa anumang paraan, ang demonyo para tuksuhin ka. Yan sabi ng demonyo, no? Ay, ito si Jesus, no? Gutom na itong si Jesus. Kasi naririnig niya yung nag-aalburutong tiyan ni Jesus dahil nga 40 days siyang nagfa-fasting. Hindi siya kumakain. Para lang talagang yung desisyon na gagawin niya maging buo. Pero ang sabi ng demonyo, malamang mahina na ito. Kaya doon siya pumasok. Kaya sabi ko, no? Kakayanin natin labanan ang tukso lalo tigit kung alam mo na ikaw ay tinutukso lang. Magaling kasing magsalita ang demonyo eh. Di ba, naalala niyo yung kwento sa aklat ng Genesis, di ba? Kinausap niya si Eva. Eh yung salita ni, no, salita ni Satanas, no, nung ahas, medyo mapalabok. Totoo ba? Totoo ba na mamamatay ka pag kumain ka niyan? Kaya, na-curious, yung unang tao, natukso. Kaya po nating labanan, pagtagumpayan ng tukso. Yun ang kailangan mong ipagdasal. Kasi ang tukso, hindi yan mawawala. Parang virus. Andyan lang yan. Magiging kasalanan lang kapag pumayag ka. Kapag nagpatukso ka. So alam ng demonyo kung saan ka mahina. Pupuntiryahin ng demonyo kung ano ang kahinaan mo. Kung kagutuman, saan ka gutom? Gutom ka ba sa pamamahal? Gutom ka ba sa pagkain? Kaya nga ngayon, marami yung natutokso pumunta sa mga kampanya kasi may libreng pagkain. Marami din naman, no, dahil sa pagkain, kayang-kayang isurrender yung dignidad. Saan ka gutom? Sa mga kabataan ngayon, saan ka gutom? Gutom ka ba sa pagmamahal? Kaya ang bilis-bilis mong bumigay, may magsabi lang sa'yo, may magpakita lang sa'yo ng tender loving care, bumibigay ka na kasi gutom ka eh. Kasi naghahanap ka ng pagmamahal. Anong kulang sa'yo? Na kapag hindi ka handa, yan ang gagamitin ng demonyo para tuksuhin ka. Marami ngayon, gutom sa kapangyarihan. Kaya lahat nag-aagawan sa posisyon.
para lang makuha ang posisyon, magmumurahan, magsisiraan, lahat halungkatin ng buhay, at yun yung isasaksak ng demonyo, sige, halugugin mo, sige, siraan mo, para ikaw ang nandiyan, kasi alam ng demonyo, may pangangailangan kang magkaroon ng kapangyarihan. Eh lalo pa ngayon, tanungin nyo nga yung katabi ninyo, kulang ka ba sa pansin? Sa mga maraming kabataan po ngayon, kulang sa pansin. Kasi laging walang pamilya. Wala ang nanay, wala ang tatay, may kanya-kanyang buhay. So isa sa pangangailangan na hindi napupunan, yung ma-appreciate, yung mapansin. Kaya lahat ginagawa, lahat pinopost, kung ano-ano mga TikTok, kung ano-ano mga videos ang ipopost para lang mapansin. Tanungin nyo nga ulit yung katabi ninyo, kulang ka ba sa pansin? Alam mo yan. Kayo magbabarkada, alam mo yan. Lalo na ikaw, pag umarap ka sa salamin, tanungin, kulang ba ako sa pansin? Kasi baka hindi ka aware, nagpapatukso ka na. Sa pagpapapansin mo, marami nang nasisira. Lalo tigit ang buhay mo, nasisira. Nahuhulog ka sa patibong ng demonyo. Mahirap po yung sasabihin natin, natukso lang ako. Kung hindi mo aakuin yung iyong pagkakamali kasi nagdesisyon ka. Kahit may mag-sense sa inyo ng kung ano-ano, walang mangyayari dyan. Kung hindi mo bubuksan, kung hindi mo ilalike, kung hindi mo isishare. Wala kang ibang dapat sisihin, kundi yung desisyon mo. Pero sinasabi nga ngayon sa ebanghelyo natin, kayang-kayang paglabanan at pagtagumpayan ang tukso na kaya ni Jesus ipinakita ng Poong Nazareno kung papano. Pero mo, ang demonyo, gumagamit din ng scripture. Kaya huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga nagsasabing nasusulat. Kasi kahit ang demonyo, alam niya kung ano ang nakasulat sa Biblia. Eh, kung wala kang alam, di ba, sinasagot din ni Jesus, malinaw, nasusulat. Yun ang mabisang sandata panlaban sa demonyo. Kaya mag-isip muna ha. Mag-isip ng mabuti bago ka mag-click, bago ka mag-like, bago ka mag-share, bago ka mag-subscribe, bago ka mag-reply sa kung sino man ang nag-message sa iyo, isipin mo muna, baka patibong, baka tukso ito. Sabi po ng isang kanta, no? Sabi po, kahirami na winasak na tahanan, kahirami ng matang pinaluha, kahirami ng pusong sinugatan, o tukso. Yun yung problema. Ayaw niyong palayuin ng tukso. Gusto nating makipaglaro sa tukso. Eh dapat layuan ang tukso. Sa mga kalalakihan, kahit may maghubad sa harapan mo, kailangan mong magdesisyon,
Hahawakan mo ba yan o hindi? Alang-alang sa pamilya na masisira kapag pinatulan mo yan. Sa mga kabataan, kahit sinong magsabing, pare, makisama ka naman, tagay, humit-hit ka lang, try mo lang. Kung hindi ka papayag, hindi ka matutukso. So tayo dapat mas maging responsable sa bawat pagsubok, bawat tukso na dumarating sa buhay natin. Kayang-kaya pagtagumpayan ang panunukso ng demonyo sa tulong ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po tayong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hinihiling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus na tinukso sa disyerto, sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko, sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukamin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kaban ng bayan sa mga programang naglalayon ng ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga Pilipinong migrante, huwag nawa silang tumalikod, bagkus itaguyod nawa nila ang kanilang kulturang Pilipino at pananampalatayang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda para sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Jesus, lagi nawa naming piliin ang tama, mabuti, at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap kami sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa'yo
ang patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng muling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, ninasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa igapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Kung kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
The force that sustains me, the unique joy of my heart. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya
pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabig sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba